So yun guys, magandang gabi sa inyong lahat. So yan, ating gabi lalabas tayo. Kahit umuulan at kahit malamig. So makikibalita lang ako kasi nabalitaan ko na nagpa-release nga si Kuya Michael. Si Kuya Michael yung kasama nila Kuya Jay sa company. So bago lang yung si Kuya Michael, kaya nagtataka kung bakit nagpa-release. Nagpaalam na daw siya na ano, 1 week na lang siya. Tapos, pero hindi na daw siya pumasok eh. So titingnan ko kung nandiyan pa siya sa gate, kusa niya. So makikibalita na rin tayo kung ano yung problema. Kung ano yung problema niya or kung ano yung reason niya kung bakit siya nagpa-release. Baka mamaya kasi nahirapan na siya sa trabaho. Kasi nung nakaraan nag-chat din sa akin yan si Kuya Michael. Parang ina-acid siya, nanghihingi siya ng gamot. Eh wala rin akong gamot na pang-acid. Parang cremeless, wala. Kasi ang mga gamot ko dyan, pang lagnat lang, pang sipon, basta ganun lang. Baka mamaya may sakit si Kuya Michael o may problema. Kaya pupuntahan natin. Lamig. Nung nakaraan, yung hindi na ganun kalamig. Tapos ngayon malamig na naman. Buti nga dito sa amin, sa lugar namin ngayon, ulan lang. Pero sa ibang part dito sa Korea, grabe. Snow. Ayun na yung last wave ng snow. At patapos na talaga yung winter. Uy, grabe. Lamig, hirap mag-vlog. Ang next na talaga, spring. So, ito na yung huling, ano, huling lamig. Ano kaya yung problema ni Kuya Michael? Baka mamaya, kasi, ano, sa sobrang, ano, sa sobrang trabaho. Kasi dito talaga sa company nila, yan, dito kasi siya sa laser. Tapos dito, sila Kuya Jay. So baka kasi ang problema niya sa trabaho. Yan. Kasi 12 oras yung pasok dyan. Tapos Sabado hanggang Linggo may pasok. Wala, hindi natin alam yung reason eh. Baka, kasi sabi ko nga sa inyo, may iba nga na hindi kaya yung ganun. Or gusto nila may pahinga. So may iba naman na ayaw nang may pahinga. Depende talaga, iba-iba. Tanungin natin si Kuya Astro. Hindi si Kuya Astro. Astro! Ay, wala pala. Kala ko si Kuya Astro. Yung company nila, ayan yung laser, yung peso ng laser na yan. Ano yan? May panggabi. So yan, dito na tayo sa gisok sa nila. Let's go. Ay, nandiyan pa si Kuya Michael. Kuya Michael. Michael is Michael Opsoy. Opsoy? Opsoy. Yeah, yeah, kamusta nila? Yeah. Wala. So yun. Wala. Wala na daw si Kuya Michael dyan. So yun yung gisok sa niya. Tapos, kumatok ako. Yan, may lumabas dun sa kabila. Binababa ko kasi yung camera kasi baka mahiya siya mag-record ako. Ayun, wala na nga si Kuya Michael dyan. So ngayon, gagawin natin. Pupunta naman tayo kala Kuya Jay dun sa apartment. So yun, wala na nga si Kuya Michael. At hindi lang natin alam kung ano yung dahilan niya kasi wala siya. Hindi natin siya makausap. Baka lumipat na talaga or may pinuntahan na. Kung sa akin lang, naiisip ko lang na pwedeng reason. Siguro sa trabaho kasi nga 12 oras. At hanggang Linggo yung pasok nila dyan. So yun, dyan sa company nila, Kuya Jay, may reason ka talaga dyan para magpa-release. Kasi yung company nila dyan, hindi, may mga hindi yan sinusunod ng mga ano, mga parang rules o batas. Kumbaga kasi sila dyan, no work, no pay. Tapos pagka red calendar, may pasok pa rin sila, obligado silang pumasok. Kasi pag di sila pumasok, wala silang bayad. Hindi kagaya sa amin, pag red calendar, wala kaming pasok, tapos bayad. Diba? So, ang maganda lang kasi sa kanila, sa company nila, maraming trabaho. Talagang OT-OT. 12 oras, Sabado, Linggo, may pasok. Kumbaga, pag gusto mong kumita ng malaki, all goods yun sa company na yan. Kaso may mga certain rules na hindi nasusunod. Na pinagtsatsagaan na lang nila. Dahil nga, ano, maganda yung company kasi maraming trabaho. Diba? Sa amin naman, kabaligtaran. Walang trabaho sa company namin, pero sinusunod lahat ng rules. Tapos wala rin pahinga talaga sa kanila. May mga tao nga kasi, gaya nga ng sabi ko, may mga tao na gusto na may pasok hanggang Sabado, Linggo.
Monday to Sunday, meron namang gusto. Monday to Friday lang, pahinga na yung weekends. Meron namang kahit hanggang Sabado lang, tas Linggo pahinga na. Merong mga ganun. Di ba? Merong tao na gusto talaga trabaho, pero may mga taong hindi talaga. Gusto nila pahinga din. Kaya iba-iba talaga. Kaya nga sabi ko, napunta ako sa company na 8 oras lang ang pasok. At walang pasok ng Sabado Linggo. Yung iba hinihiling na ganun yung company nila. Para may pahinga sila. At malaki rin naman na kasi yung kita kahit basic lang. Di ba? Tapos ako nagre-reklamo. Ayun, iba-iba talaga ng gusto. So yun, lapit na tayo sa apartment. So yun, dito na tayo sa apartment. Hindi nila alam na pupunta ako. Nga sa'yo. Ano? Pinapalood namin ito. Kata-chat ko lang sa'yo eh. Ha? Bakit? Ito nga. Sombrero ko. Idol, sabi ko. Pinapalood namin kasi gumagawa ka ng pera. Ano yung reason niya kung ba't siya nagpa-release? Wala. Lilipat lang. Tapos mas malagi daw sa... Sabi niya lang, gusto niya magpumanda. Yun lang. Okay na. Oh? Okay agad siya kay ano? Oh, wala. Mabait. Wala rin problema mag-release niya. Nasa Ilgang na siya ngayon? Kailan siya nag-start? Sa Martes pa lang mag-start. Pero umalis na ka. Kung pinalayas na ka. Namin. Pinalayas talaga? Oo, nag-alit niya. Hindi pumasok. Paano umingi ng isang linggo yung amo namin? Umuo siya. Kinabukasan, hindi na pumasok. Ah, sino nang hingi ng 1 week siya? Hindi, yung boss. Ah, sabi, 1 week ka pang pumasok? Parang ganon. Umuo siya. Oo. Tapos kinabukasan, hindi na pumasok. Nandun pa. Yun. Ayoko na magkita pag mumukha mo dito. Oh, tabi ka na. Yun lang. So yun, bali pa uwi na tayo. At yun, napagkuntuhan lang ako na kayo, Jay, at ano lang, nakichismis na din sa kung ano nga yung nangyari kay Kuya Michael kung bakit siya nagpa-release. So, bali, nung Linggo nga magkakasama pa kami. Tapos parang nung Monday, parang sinabi na lang doon ni Kuya Michael na gusto niya magpa-release. Kasi parang may mas malaki daw yung sahod sa company na mapupuntahan niya. So parang may interview na daw siya agad, parang ganun. Siguro may kaibigan siya na nagsabi na dito mas maganda sa amin, lipat ka na lang. Parang ganun. Tapos, dyan nga sa company nila, ay hindi naman mahigpit. Kumbaga pag nagpa-release ka, kunyari, basta nagpa-release lang daw siya. At si Kuya Astro nga daw yung nag-ano, kumakausap dun sa boss nila. Ayun. Na-release naman din siya agad. Bali, ano pala, nagpa-release si Kuya Michael ng Monday yata. Tapos, sabi ng boss sa kanya, sige, 1 week pa, parang isang linggo pa. Tapos, pwede na siyang umalis. Kaso, neto yatang Tuesday, Wednesday, parang ganyan. Ah, hindi na siya pumasok. Yan. So, kumbaga, nagalit yung Korean. Kasi, once na kasi, nag-usap kayo ng Korean at umuo ka. Ano yun dito sa Korea? Yaksok yun eh. Promise yun eh. Kumbaga, pag sinabi pa pasok ka pa rin. Kasi binigyan na siya ng 1 week. Umuo siya. Tapos hindi niya pinasukan. So yun. Ang nangyari daw, pinaalis na siya dyan. Kaya kanina wala na siya dyan, diba? Wala na siya dun sa gisok sa. Pinaalis. Tapos yun, nag-taxi na si Kuya Michael. At pumunta yata dun sa pa-church mate namin kasi Kuya John. So yun, bali lilipat na nga talaga siya ng company. Ano siya, parang sa Ilgang ata. Dito lang din malapit sa lugar namin. So yun, bali ayun pala yung naging reason niya. Siguro mas malaki nga yung sahod doon. Pero kasi dito, malaki na yung sahod nila dyan. Kasi sumasahod sila ng 3.5 million dyan. Kaso baka nga doon mas okay sumusunod yung company. Kasi nga may mga hindi din okay kasi dito sa company nila Kuya Jay. Tsaka sabi din kay Astro, baka daw din sa trabaho. Kasi marunong na din si Kuya Michael. Bali alam niya na yung mga trabaho. Kumbaga, kasi once na mas alam mo yung trabaho dito, okay ka na sa trabaho, mas dumadami yung trabaho mo. Mas marami silang pinapagawa sa'yo. Baka doon. Kaya ayun din yung reason ni Kuya Michael na lilipat.
sa mas okay na company, baka doon hindi naman ganun kadami yung trabaho, same lang din yung sahod, di ba? Ayun. Ayun pala yung dahilan ni Kuya Michael. Pero, pag nagsimba tayo, makakausap natin si Kuya Michael para matalong na din natin yung pinaka-reason niya kung bakit siya nagpa-release. Pero okay naman daw. Kala ko naman kasi may problema. Kung baga mamaya, may problema si Kuya Michael doon kaya siya nagpa-release. Bale yun pala. Parang gusto niya lang talagang lumipat ng company. O, diba? May mga ganun talagang instances dito sa Korea na pwede ka magpa-release at i-release ka din agad ng mga company. May ganun. Sa amin, si Kuya Kevin, dati niya pa gusto umalis, ayaw siya paalisin ng company. Ayaw siya paalisin ng boss. Kinakausap siya na magstay. Hindi ganun, hindi ka papayagan. Pero sa kanila, isang paalam lang, napaalis na siya agad. Wala na siya agad dyan. Lumipat na siya agad. Tapos Tuesday daw ata yung start niya sa ibang company. So yun, sa Sunday, kausapin na lang natin si Kuya Michael kung ano yung pinaka-reason niya. Siyempre, mas maganda pa rin yung sa kanya magagalit. Pero yun, sa mga kasamahan niya, sila Kuya Astro, ayun niya. Sa nagpaalam lang daw siya na gusto niya magpa-release. Tapos wala naman daw sinabi siya ng mga rason niya. Basta gusto niya lang magpa-release. Kasi may interview daw siya sa ibang company. So yun, dahil nga maluwag dun sa company nila, release na agad. Pero sabi lang sa kanang Korean, isang linggo pa. Kasi parang compute na ata yung sahod niya nung linggo na yun. Parang pasukan mo pa yung linggo na to kasi parang kasama na to sa sahod mo, parang ganun. Pero hindi niya na pinasukan. Kaya parang nagalit ata yung Korean lang. Kaya hindi talaga tayo lalabas ngayong gabi kasi madilim na eh. Nung oras na din, mag-alas 10 na. Hindi naman talaga ako lalabas. Kaso yun ngayon nabalitaan ko na nagpa-release nga si Kuya Michael. Eh kasi nung linggo magkakasama lang tayo, wala namang, hindi naman niya nasasabi, hindi naman niya nakikwento. Kumbaga parang biglaan lang eh. Diba? So yun, hanggang dito na lang yung video. At sana makausap natin si Kuya Michael sa Sunday. Tanong na din natin yung reason niya kung ba't siya nagpa-release. Diba? So yun, paalam. Bye-bye.